Good morning, Mayor. May tao po sa labas, hinahanap ka po. Bungad ni Gina kay Mark na nagtatype sa laptop nito. Bumuntong hininga na lamang si Mark at napahilamos ng palad. Ayaw na ayaw kasi nito na iniistorbo sa oras ng trabaho. Okay, papasukin mo siya. Saad nito, kaya tumango si Gina. Agad na pinapasok ni Gina ang babaeng may edad na. Nakangiti ito at halatang sabik na makausap si Mayor. Good morning, Mayor! Pasensya na kung naabala kita. Bungad ng bisita nito habang si Gina ay nagsasarado ng pinto. Hindi man kita ni Gina ay ramdam niya ang pagngiti ni Mayor. Okay lang po, Nay. Umupo ka, Nay. Bakit ka po pala naparito? May problema po ba? Tanong pa ni Mayor sa kanyang bisita habang si Gina ay inalalayan ang bisita na umupo sa mahabang sofa. Nako, hindi naman, Mayor. Malapit na kasi ang fiesta at balak ko sanang magpaliga sa barangay namin. Nahihiyang saad ng bisita habang si Gina ay napangiwi naman. Batid niyang manghihingi ito ng pera para pang premyo sa liga. Okay, ano pong gusto niyong gawin ko, Nay? Magalang na tanong ni Mayor na akala mo hindi nababagot. Gusto ko po sanang magpa-request ng pera para sa pampapremyo sa mga binata na sasali. Nahihiyang saad ang bisita at napakamot pa sa batok. Napatango-tango si Mayor. Ilang sandali pa ay kinuha nito ang kanyang pitaka at kumuha ng 5,000. Eto, Nay, pampapremyo nila kasama na ang snacks. Pakisabihan na lang yung ibang opisyales ng barangay nyo na bantayan ng maayos ang paligid, baka magkaroon pa ng gulo. Bilin na saad ni Mayor na ikinatango na lamang ng bisita. Walang problema, Mayor. Ang bait mo talaga. Pasensya na kung nadistorbo pa kita. Kailangan ko rin kasi talaga na lumapit sa'yo lalo na't hindi pa na-release ang aming sweldo. Puna ng kanyang bisita na siyang ikinangiwi ni Gina. Ramdam niyang magtatanong na naman ito tungkol sa sweldo. Wala nga naman, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Ipa-follow up ko po yung sweldo niyo. Sana ay huwag kayong magsawa na mag-serve sa bayan natin. Sagot ni Mayor na siyang ikinangiti ni Gina. Baguhan pa lang si Gina sa pagiging sekretarya nito, ngunit alam na niya ang ugali nito. Niminsan ay hindi siya nito nasisigawan kung magkakamali siya. Kalmado lang ito at palaging rasyonal kung mag-isip. Nako, salamat talaga, Mayor. Sige po, aalis na ako, baka mas lalo ako makaabala. Maraming salamat, Mayor. Sana makapunta ka sa liga namin. Pahabol na saad ang bisita bago tumayo sa sofa. Oo naman po, susubukan ko po. Puna ni Mayor na ikinangiti ng kanyang bisita. Nang makalabas ang bisita, ay agad na napabuga ng hangin si Mark. Nakita naman ito ni Gina, kaya napailing na lamang siya. You know her, Mayor? Kuryosong tanong ni Gina, habang kinakalikot ang ibang files na nasa mesa niya. No. Tipid na sagot nito na hindi man lang nakatingin sa kanya. What? Then, bakit mo siya binigyan ng pera? What if scam yun? Sunod-sunod na tanong ni Gina dahil sa gulat. Dahil mukhang kailangan naman niya. And besides, pupunta naman ako sa liga. Malalaman ko pa rin kung totoo ba o hindi. Sagot nito, kaya napatango sa Gina. Okay, bait mo naman pala. Bulalas ni Gina na siyang ikinatigil ni Mayor. Hindi nagsalita si Mayor hanggang sa matapos ang kanilang gawain. Dumating ang araw ng fiesta. Busy ang lahat, maging si Mayor at Gina. Plano kasi nilang isa-isahin sa pagbisita ang mga taong malapit sa kanila. Nakailang bahay pa sila, pero ang tiyan ni Gina ay lumulobo na. Todo kain kasi siya kapag may nakikita siyang pagkain na bago lang sa paningin niya. Napaisip tuloy siya na maganda rin pala ang maging sekretarya. Dahil kung ano ang ihahanda para kay Mayor, iyon din ang ibibigay nila sa kanya. Napabuntong hininga si Gina kaya naman napatingin sa kanya si Mayor habang nagmamaneho. Pagod ka na? Tanong ni Mayor habang nagmamaneho. Mabilis na umiling si Gina. Hindi po, Mayor. Kung tutuusin, mas pagod pa si Mayor sa kanya dahil si Mayor naman ang nagmamaneho. What's with your size? Kunot noo na tanong nito. Wala naman. Medyo nahirapan lang huminga sa sobrang busog. Nahihiyang saad ni Gina at napahaplos pa sa kanyang tiyan.
Kita naman ni Gina ang pagtingin ni Mayor sa tiyan niya. Pababa sa hita kaya agad na napaiwas ng tingin si Gina maging si Mayor. Pekeng umiti si Mayor. Ganun ba? Pwede namang huwag kang kakain sa susunod nating pupuntahan. Puno nito. Tumango si Gina. Ilang bahay ang pupuntahan natin ngayon, Mayor? Kuryosong tanong ni Gina. Last night to. Kaibigan ko kasi ang pupuntahan natin kaya hindi pwedeng ipagbukas. Sagot nito. Tumango si Gina bilang sagot at saka tumingin sa labas ng bintana habang nilalanghap ang sariwang hangin. Hindi niya mapigilang mapapikit para damhin ang hangin na humahalik sa balat niya. Isang buwan pa lamang siya sa probinsya pero kita na niya ang kaibahan sa syudad. Sariwa kasi ang hangin sa probinsya kumpara sa syudad at mas disenteng tignan ng mga tao sa probinsya. Pagkarating nila sa bahay ng kaibigan ni Mayor ay agad na bumaba si Gina. Sumunod naman si Gina kay Mayor na feel at home sa pagpasok ng bahay. Maraming tao kung kaya't siniksik talaga ni Gina ang kanyang sarili kay Mayor. Napansin naman ni Mayor ang pagkabalisa ni Gina kaya hinawakan nito ang kamay ni Gina. Let me hold you para hindi ka mawala. Puno ni Mayor na ikinapula ni Gina. Sanay naman siyang may ka-holding hands noon sa syudad pero ngayon ay bagong-bago sa pakiramdam niya. Parang may umaalon sa tiyan niya. Salamat. Nauutal na sagot ni Gina habang ang puso ay sumasabay sa pagkabalisa. Pagpasok sa loob ay mabilis na binitawan ni Mayor si Gina dahil nakipag-fist bump ito sa lalaki na ang hula ni Gina ay kaibigan nito. Agad na nakahinga ng maluwag si Gina. Napatingin pa siya sa kamay niya at hindi siya makapaniwala na namamawis pala ang kamay niya. Nga pala bro, I came here na kasamang sekretary ko. Okay lang ba? Rinig ni Gina na tanong ng mayor sa kaibigan nito kaya agad na napatingin si Gina sa dalawa. Of course, okay lang bro, lalo na kung sexy at maganda. Pilyong saad ng kaibigan nito. Ngumiti ang kaibigan nito kay Gina, kaya naman ngumiti rin si Gina. Pekeng ngumiti si Mayor. Do you prepare the wine? Pag-iiba ng usapan ni Mayor at pilit dinidistract ang kaibigan nito. Yes, of course, sundan niyo ako. Tumingin si Mayor kay Gina bago sumunod sa kaibigan nito at sumunod naman si Gina kay Mayor. Take a seat muna, talihahanda ko ang gagamitin natin. Walang aalis ng hindi lasing. Saad ng kaibigan ni Mayor at kumindat pa. Imbis na pansinin ni Mayor ang kaibigan niya ay na kay Gina ang kanyang tingin. Naghihintay sa magiging reaksyon niya sa pagkindat ng kaibigan nito. Habang busy sa pagtititigan ang dalawa, ay busy naman sa paghahanda ang kaibigan ni Mayor. Nang maramdaman nila ang presensya nito, ay sabay agad na napaiwas ang dalawa. So tell me about yourself, sexy babe. Bungad na po na agad ng lalaki habang nagsasalin ng alak sa kanilang baso. Bago pa makasagot si Gina, ay sumabat si Mayor. Akala ko ba wine? Bakit beer? May plano ka bang lasingin kami? Taas kilay na tanong ni Mayor sa kaibigan niya na ngayon ay tumatawa. Wala, syempre. Naubos kasi ang wine. Kinuha siguro ni Papa para dalhin sa kabila. Alam mo na, kapag matanda, wine na lang. Paliwanag nito. Hindi umimik si Mayor kaya naman ibinaling ng kaibigan niya ang tingin kay Gina. So, anong pangalan mo, miss? I'm Gina Libasnon po, secretary ni Mayor. Saad ni Gina at tinuro pa si Mayor. Talaga? Ang ganda mo naman para maging sekretarya lang. How about sa akin ka mag-apply? Be my girlfriend. Puno nito at kumindat pa. Pansin naman ni Gina ang mabilis na paglagok ng alak ng mayor. Kaya agad siyang napalapit nito. Hey, slow down. Kapag malalasing ka, walang magdadrive pa uwi. Saad ni Gina habang nilalayo ang baso sa pwesto ni mayor. Huwag kang mag-alala, Gina. Hindi yan nalalasing. Kahit isang case pa ng beer ang ipalaklak mo riyan. Pabirong saad ng kaibigan nito, kaya naman pekeng umiti si Gina. Napatingin siya kay Mayor na ngayon ay nakasandal na sa sofa habang ang tingin ay nasa ceiling. Kaya naman, nang inabutan siya ng alak ng kaibigan ni Mayor ay hindi ito napansin ng Mayor. Gusto mang tanggihan ni Gina pero sabik na sabik na rin siyang makainom ng alak. Isang buwan na rin siyang hindi nakainom simula noong makarating siya sa probinsya. Komportable niyang nilagok ang alak sa pag-aakalang hindi ito e epekto sa kanya. Ngunit napadaing na lamang siya nang biglang umikot ang paningin niya. Hey, anong nangyari sa'yo?
Takang tanong ni Mayor sa kanya. Hindi siya sumagot sa Mayor, kaya naman, nang mapatingin ito sa hawak niya, ay agad na umigting ang panga nito. Bro, bakit mo pinainom? She's a girl for Pete's sake! Sigaw ni Mayor, dahilan para makahawak si Gina sa laylayan ng damit nito. Chill, chill! Inabutan ko lang kasi siya, kasi ayaw ko siyang ma-out of place. Alangan naman na tayo-tayo lang ang maglalaklak dito, di ba? Natatawang puna nito at tumakto pang sumurrender dahil nakataas ang dalawang kamay. Kahit na, alam mong babae, pero binigyan mo pa rin. Sermon ito. Stop shouting. Mas lalong sumasama ang pakiramdam ko. Mahinang saad ni Gina at napapikit. Napamura na lamang si Mayor nang biglang hinubad ni Gina ang kanyang jacket. Ang init! Bulalas ni Gina dahilan para mataranta si Mayor. Mabilis siyang bumaling sa kaibigan niya, na ngayon ay nakangisi sa kanya. Your secretary has a nice body. Nice catch, bro! Puna ng kaibigan ni Mayor at kinindatan pa si Mayor. Sinamaan ito ng tingin ni Mayor. Wala ka namang hinalo sa inumin namin, di ba? Ang mapaglarong ngiti sa kanyang kaibigan ay nagpataas ng kanyang balahibo. Kapag talagang may mangyaring masama sa amin, I'll surely put you in jail kahit kaibigan pa kita. Banta pa ni Mayor, pero ang kaibigan niya ay napapangisi-ngisi lamang. Okay, sigurado naman akong hindi mo ako ikukulong dahil alam kong masasarapan ka rin. Sabi pa nito na siyang ikinasama ng tingin ni Mayor. Bago pa dumilim ang paningin ni Mayor, ay agad niyang binuhat si Gina na wala na rin sa tamang katinuan. Dahil batid naman ni Mayor na may hinalong kakaiba ang kaibigan niya sa inumin nila, ay pinili na lamang ni Mayor na iuwi si Gina sa bahay niya. Pagpasok pa lang ng bahay, ay ramdam na ng dalawa ang init. Kaya naman, napamura si Mayor. Nang malapag ni Mayor si Gina sa kanyang higaan, ay akmang lalayo na siya. Ngunit mabilis siyang hinila ni Gina. Saan ka pupunta? Tanong ni Gina at napakagat ng labi. Una namang nakainom si Mayor, ngunit tila hindi ito umepekto sa kanya. Kukuha lang ako ng gatas para makainom ka. Sagot ni Mayor habang pilit tinatanggal ang kamay ni Gina na nakahawak sa balikat niya. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa labi ni Gina. Kaya naman napalunok si Mayor. I have mine. Kailangan mo nga lang pisilin. Pilyong saad ni Gina. Bago pa makaalis si Mayor, ay agad na nilang nagawa ang hindi inaasahang bagay. Kinabukasan ay nagising si Gina dahil sa mabigat na bagay na nakapatong sa tiyan niya. Nang mapagtanto niya ang kamay ito ni Mayor, ay mabilis siyang napaatras. Aray! Daing ni Gina nang makaramdam siya ng sakit sa ibabang bahagi sa paggalaw niya. Dahil sa kanyang sigaw, ay agad na napabangon si Mayor. Nagkatitigan pa ang dalawa, ngunit unang umiwas si Mayor. I'm sorry, Gina. Hindi ko sinasadyang nangyari sa atin. Bulalas nito at napahilamos ng palad. Nalaglag ang panga ni Gina. Napatingin siya sa ibabang bahagi niya. At nang mapagtanto niyang wala siyang saplot, ay agad siyang nataranta. What happened? Bakit hubad-hubad tayong dalawa? Uminom lang naman ako ng isang shot at bakit ganito na? Bumuntong hininga si Mayor. Nadala tayo kagabi, Gina. Pareho nating hindi ginusto ang nangyari. Sorry, dahil alam ko namang kasalanan ko rin dahil dapat pinigilan ko ang sarili ko. Pero huwag kang maglala, kung sakaling magbunga ang mangyari sa atin, pakakasalan kita. Sinserong puna ni Mayor dahilan para mapabuga ng hangin si Gina. No, huwag, hindi ako ready. Please, let's keep this a little secret. Halos bulong na saad ni Gina dahil sa hiya. Isang buntong hininga ang narinig niya mula kay Mayor habang inaayos nito ang sarili. Okay, hihintayin kita kung kailan ka magiging handa. Sagot ni Mayor. Tumango si Gina. Sige. Simula nang may mangyari sa kanila, ay mas lalong gumaan ang trabaho ni Gina sa opisina. Maaga ka. Nag-almusal ka na ba? Tanong ni Mayor bit-bit ang isang tasa habang sa kabila ay paper bag. Have a sip. Gatas iyan at pandesal. Kumain ka muna. Hindi pa naman oras ng trabaho. Puna nito na siyang ikinapula ni Gina. Sa totoo lang kasi ay hindi siya nakapag-almusal dahil naubos ang stock nila ng gatas at bread sa bahay. Wala rin siyang maluto na hotdog at ham dahil ubos na rin. Salamat.
Tumango lamang si Mayor at saka umupo sa upuan nito. Nang makaramdam si Gina ng pagkaihi, ay agad siyang tumayo. "Saan ka pupunta?" Mabilis na napatigil si Gina at nilingon si Mayor. "Magsi-CR lang ako, Mayor," sagot ni Gina. "May CR sa loob. Pwede mo yung gamitin." Puna ni Mayor at umakto na parang may ginagawa sa table niya. Napakunot ang noo ni Gina. Noon kasi ay walang pinapapasok na iba si Mayor sa CR nito. "Wag na po, may bibilihin din ako." "Ano, ipapadala ko na lang rito." Suhestyon ni Mayor. "Hindi na, Mayor. Gusto ko rin na ako ang bibili." Bago pa man makapagsalita uli si Mayor ay mabilis na lumabas si Gina. Bago siya makapunta sa CR ay nadaanan niya muna ang opisina na may mga staff na nagkukumpulan. Nakuryoso si Gina kaya naman pumasok siya. "Anong nangyari dito?" tanong ni Gina sa babaeng nakatalikod sa kanya at pilit na nakipagsiksikan. "May nagtitinda kasi ng hinog na mangga. Mura lang kaya pinag-aagawa namin," sagot ng babae habang hindi man lang tinignan si Gina. Nang maamoy ni Gina ang aroma ng mangga ay agad siyang sumigla. Nakisama na rin siya sa pakikipagsiksikan. Nang makakuha siya ng isang balot ay tsaka lang niya naalala na wala pala siyang dalang pera. "Excuse me po, pwede po bang through GCash ang bayad?" tanong ni Gina sa nagtitinda kaya naman napatigil ang lahat. "GCash? Mukha ba may GCash si Ku?" "Hi ma'am, ikaw pala." Nahihiyang saad ng babae nang lumingon siya sa gawin nito. "Yes, ako nga po. Kuya, okay lang ba na kukuha muna ako ng pera sa opisina?" Bago pa makasagot ang nagtitinda ay may nagsalita na sa kanyang likod. "No need. May pera pa ako rito. Ito po kuya, keep the change." Nagulat si Gina sa bigla ang pagsulpot ni Mayor Mark. Maging ang ilang empleyado ay nagulat din, lalo na noong iginiyo siya ni Mayor palabas. "Bakit ka sumunod?" takang tanong ni Gina na patingin-tingin kay Mayor habang naglalakad. 5 minuto na, pero hindi ka pa bumabalik kaya nag-alala ako." Seryosong saan ito, dahilan para malaglag ang panga ni Gina. "Ha? Hindi pa ako nagsi-CR eh." Saad ni Gina, dahilan para mapatigil si Mayor, kaya tumigil din si Gina. "Sa CR ng opisina ko, pwede ka mag-CR doon." Sagot ni Mayor at saka nauna nang pumasok sa opisina. Matapos mag-CR ni Gina, ay bumalik na siya sa pagtatrabaho. Nang lunchtime na, ay pansin ni Gina na inaayos din ni Mayor ang kanyang gamit. "Lalabas ka, Mayor?" kunot noo na tanong ni Gina. "Yeah, bibili muna ako ng pagkain." Sagot nito, kaya napatango naman si Gina. Sanay si Gina na kumain sa labas, sa karinderya. Pero ngayon ay sa opisina na siya kumakain dahil naiinitan siya sa labas. Sasakit ang ulo niya sa tuwing naiinitan siya sa araw. Iniwan ni Gina si Mayor sa opisina at naghugas na ng kamay. Pagkabalik niya ay handa na lahat ng pagkain. Ang upuan din ni Gina ay nasa harapan na ni Mayor. "Bilis mo yata'y nakabili, Mayor." "Na, nagpa-deliver na lang ako. Anyway, nilagay ko na ang upuan mo rito para sabay na tayo. I hope okay lang sa'yo." "Okay lang naman," sagot ni Gina kahit pa nahihiya siya dahil itlog lang ang ulam niya. Nahiya sa adobo at lechong manok ni Mayor. Kinuha muna ni Gina ang mangga at saka nilagay sa lababo, pagkatapos ay hiniwa ito at nilagay sa plato. Pagkatapos mahiwa lahat ay pumunta na siya sa mesa ni Mayor. Pinangunahan ni Gina ang pagdadasal bago kumain. Nakabalot lang sa kanila ang katahimikan habang kumakain. Nahihiya pa si Gina na kumuha sa adobong manok ni Mayor dahil sa sobrang pagkatakam. "How are you?" tanong bigla ni Mayor. Ramdam ni Gina na may ipinapahiwatig si Mayor sa tanong na iyon. "Okay lang naman po," sagot ni Gina habang dahan-dahan ang pagguya dahil sa kaba. "Any symptoms?" Mabilis na nabilaukan si Gina. Kaya naman, tarantang binuksan ni Mayor ang kanyang tumbler habang dahan-dahan na inilalayan si Gina sa pag-inom. Wala naman po. I think hindi po yun nabunga kasi first time ko rin naman po." Nahihiyang saad ni Gina habang patagong kinagat ang labi. Sa sinabi ni Gina, si Mayor na naman ang napaubo. Ano? Ako ang nakauna sa'yo?"
Hindi makapaniwala ang tanong ni Mayor dahilan para mapakunot ang noo ni Gina. Of course, ikaw. Anong tingin mo sa akin? Magpapatira ng kung sino-sino? Peking umubo si Mayor. Hindi naman. Nagulat lang ako. Paliwanag ni Mayor. Mabilis na tinapos ni Gina ang kanyang pagkain. Ramdam din kasi niya ang kakaibang atmosphere dahil sa in-open up ni Mayor na topic. Nang mag-uwian ay nag-alok pa si Mayor na ihatid si Gina ngunit tumanggi siya. Kinabukasan ay Sabado kaya naman walang ibang ginawa si Gina kundi ang maglaba ng damit niya. Pagkatapos maglaba ay tumambay muna siya sa tindahan ng kapitbahay niya kasama ang dalawa niyang pinsan na lalaki. Gina, anong gusto mo? Libre ka namin ni Kuya. Puna ng kanyang pinsan na mas bata sa kanya ng kaunti. Nako, huwag na Cross. Baka ayaw ni Chris. Saad ni Gina at sinadyang lakasan ng boses para marinig ng isa pang pinsan na kapatid ng Cross. Tama ng pagpaparinig. Kuha lang kayo ng kung anong gusto nyo. Ako na magbabayad. Puna ni Chris habang nasa duyan. Nakatalikod kay Gina at Cross. Galing talaga ng style mo, Gina. Natutuwang bulong ni Cross sa kanya at mabilis na kumuha ng peewee at fish crackers. Yan ang bibilhin mo? Nagsasayang ka lang ng pera ni Chris. Try mo naman kumain ng mga masustansya. May tinda si Ate Soleng na nilagang saging oh. Sermon ni Gina at kumuha ng dalawang nilagang saging at saka umupo sa kahoy na upuan na nakakonekta sa maliit na tindahan. Nakangusong binalik ni Cross ang kanyang kinuha at saka nagpaalam kay Ate Soleng bago kumuha ng dalawang nilagang saging at tumabi kay Gina. Gina, malapit na ang liga sa kabilang barangay. Dadayo ka? Out of nowhere na tanong ni Cross kay Gina. Nagkabit-balikat na lamang si Gina. Hindi ko alam. Kung may gwapo, siguro oo. Sagot ni Gina. Dramatiko namang napasapo ng noo si Cross. Gina naman, liga ang pupuntahan natin doon, hindi lalaki. Sagot ni Cross. Joke lang naman, asa namang maghahanap ako, may mayo... mayonnaise ako. Mabilis na palusot ni Gina nang mapagtanto na muntik na niyang masabi ang salitang mayor. Ha? Mayonnaise? Bakit ka naman magdadala ng mayonnaise sa liga? Naglilihi ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Cross at pinagbintangan pa si Gina na naglilihi. Napaupo si Gina sa tanong ni Cross kaya si Chris ay seryoso na napatingin sa kanila o mas tamang sabihin na kay Gina. Kung makatitig si Chris ay parang abot hanggang kaibuturan. Buntis ka, Gina? Tanong bigla ni Chris dahilan para kabahan si Gina. Mabilis alas 4 na umiling si Gina sabay sabi ng Kuya Chris naman, paano ako mabubuntis kung wala nga akong boyfriend, di ba? Nagkibit-balikat si Chris. Ewan, paano nga ba? Taas kilay na tanong nito dahilan para mapalunok si Gina. Ewan ko rin. Sagot ni Gina at umiwas ng tingin. Pilit na huwag ipakita sa kanya na kinakabahan siya. Umubo si Cross para pigilan ang tensyon ng dalawa. Tama na. Kuya, uwi na kami ni Gina. Ikaw na bahalang magbayad ah. Bye! Paalam ni Cross at mabilis na hinila si Gina kaya napagaya naman siya. Kinabukasan ay nagising si Gina dahil para siyang masusuka. Mabuti na lamang ay nakaabot siya sa lababo at doon nakasuka. Napabuga ng hangin si Gina. Pilit pinapaniwala ang sarili na hindi tama ang hinala niya. Pagkatapos niyang sumuka, ay akmang babalik siya sa kama ngunit nasuka na naman siya. Kabado man, pinili pa rin ni Gina na bumili ng pregnancy test para malaman kung totoo ba ang hinala niya. Kaya naman, nang sumapit ang alas 2, ay pumunta siya sa bayan para bumili ng pregnancy test at para na rin mag-grocery. Pagka-uwi niya, at saka lamang niya sinubukan. Nang makita niya ang dalawang linya na pula, ay agad na napaupo si Gina. Hindi makapaniwala sa nakita. Akala niya, hindi mabubuo dahil iyon ang una niya, pero nagkakamali siya. Matinik din pala si Mayor sa kama. Kaya naman, kinabukasan nang papasok na si Gina sa opisina, ay kabado siya. Nanginginig pa siya sa pagtulak ng pinto ng opisina. Good morning! Bati ni Mayor na ikinagulat ni Gina. Mabilis na napasapo si Gina sa dibdib dahil sa kaba. Ilang pawis ang tumutulo na mula sa kanyang noo.
wala naman siyang ginawang kasalanan. Ngunit daig pa niya ang nagnakaw dahil sa kaba. Good morning din, sagot ni Gina at tarantang umupo sa kanyang upuan. Habang busy si Mayor sa papeles, busy naman si Gina sa pagbibisibisihan. Maya-maya pa ay nagring ang cellphone ni Gina kaya napakagat labi siya. Ayaw na ayaw kasi ni Mayor na makarinig ng ingay kapag may ginagawa. Akmang tatayo na sana si Gina para lumabas at sagutin ang tawag nang biglang nagsalita si Mayor. Pwede mong sagutin ang tawag rito, hindi mo na kailangan pang lumabas. Seryosong saan ito, kaya napatango naman si Gina. Sige po, salamat. Sinserong saan naman ni Gina. Tinignan ni Gina kung sino ang tumatawag. Si Chris pala kaya agad niya itong sinagot. Bakit Chris? Bungad agad na tanong niya. Ni hi at hello ay wala. Hindi rin naman kasi gusto ni Chris ng ganon. At mas gusto ang deretsahan. Sa lunchtime mo, lumabas ka. Kita tayo sa may karinderya. Puno ni Chris at walang modo na pinatay ang tawag. Nagtataka man ay agad na sinunod ni Gina ang utos ni Chris. Nang tanghalian na ay mabilis na kinuha ni Gina ang kanyang lunchbox. Napansin naman ito ni Mayor. Hindi ka rito kakain? Kunot noon na tanong ni Mayor. Mabilis na tumango si Gina. Oo, sa labas muna ako. May kikitain lang. Manliligaw? Hindi po. Sige, una na ako. Lakad-takbo ang ginawa ni Gina dahil sa sobrang init. Ayaw niya pa sanang lumabas pero mukhang seryoso ang pag-uusapan nila ni Chris. Nasa labas pa lamang si Gina ay kita na niya si Chris. Bakit ka nandito? Tanong ni Gina habang hinihingal pa. Inabutan siya ng tubig ni Chris kaya agad naman niya itong tinanggap. So, bakit ka nga nakipagkita? Tanong uli ni Gina kay Chris na ngayon ay binuksan ang kanyang lunchbox kasabay ng pagdating ng isang tray na puro ulam ang laman. Kumain muna tayo, Gina. Gutom na ako. Seryosong puna ni Chris. Hindi na nagsalita pa si Gina at sumunod na lamang kay Chris. Gutom na rin kasi siya sa paglalakad. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ay biglang tumahimik ang paligid dahilan para mapalingon si Gina sa kanyang likod. Nagulat lamang siya na makita si Mayor na namimili ng pagkain. Diba sekretarya kanya? Bakit kumain yan dito? Tanong ni Chris na ang tinutukoy ay si Mayor. Nagkibit-balikat na lamang si Gina. Maski siya ay nagtataka rin. Ewan, sagot ni Gina at nagpatuloy sa pagsubo. Pasintabi po, pwedeng makiupo. Mabilis na napatigil si Gina nang marinig ang tanong ni Mayor. Maski si Chris ay ganoon din. Kita pa ni Gina ang paglibot ng tingin ni Chris sa paligid kaya ganun din ang ginawa ni Gina. Nang makitang marami namang bakanteng upuan ay agad na nagtaka si Gina. Si Chris naman ay napataas ng kilay. Excuse us, Mayor ha, pero maaari ko bang malaman ang iyong rason? Maraming bakante, bakit hindi ka ron umupo? Tanong ni Chris na tila hindi man lang nasindak sa madilim na aura ni Mayor. Nalaglag ang panga ni Gina sa inakto ni Chris. Akmang sasawagin ito ni Gina, ngunit mabilis na sumagot si Mayor. Dahil nandito si Gina. She's my secretary. Pagrarason ni Mayor. So, lunchtime ngayon. Kaya hindi mo siya sekretarya. Nagsukatan ng tingin ang dalawa kaya naman, si Gina na ang gumawa ng paraan. Mayor, may pag-uusapan kasi kami ni Chris pagkatapos nito. Personal matter kaya kung pwede, doon ka nalang umupo sa kabila. Napakagat ng labi si Gina dahil sa kanyang sinabi. Lalo na noong makita niya kung paano umiwas ng tingin si Mayor at walang pasabi na pumunta sa kabilang mesa. Nakita pa ni Gina ang pagngisi ni Chris na parang inaasar si Mayor dahil siya ang nanalo kaya agad naman siyang sinaway ni Gina. Lakas mong magsungit. Meron ka ba ngayon? Tanong ni Gina na may halong pagbibiro. Tumaas ang kilay ni Chris kaya naman napangiwi si Gina. Wala. Pero may balita akong nasagap ngayon lang. Sagot ni Chris dahilan para papakunot ang noo ni Gina. Sakto namang tapos na ang dalawa kaya seryoso itong tumingin sa isa't isa. You're pregnant, right? Mabilis na napalingon si Gina sa paligid dahil sa tanong ni Chris. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang mukhang wala namang nakarinig. Kabadong tumingin si Gina kay Chris. Ano pang pinagsasabi mo riyan, Chris? Wala nga akong boyfriend tapos aakusahan mo ako ng ganyan?
Hindi makapaniwalang tanong ni Gina at pinilit ang sarili na hindi ipakita na siya ay kinakabahan. Talaga? Kung ganun, paano mo ito ipapaliwanag? Nanlaki ang mata ni Gina dahil sa biglaang paglapag ni Chris ng pregnancy test sa mesa. Paano mo ito nakuha? Kabadang tanong ni Gina at mabilis na kinuha ang pregnancy test at tinago sa kanyang kamay. Ngumisi si Chris. Huwag mo kong tanongin, Gina. Ipaliwanag mo. Sabihin mo kung sino ang nakabuntis sa'yo. Marie na tanong ni Chris kaya naman napalunok si Gina. Si Chris kasi ang inatasan ng pamilya ni Gina na magbantay kaya kargo nito kung anuman ang mangyayari kay Gina. Kaya naman, naintindihan ni Gina kung bakit gano'n na lamang umakto si Chris. Hindi ba pwedeng sa bahay na lang? Kagatlabi na tanong ni Gina at nagpaawa pa. Bago pa makasagot si Chris ay may nagsalita sa likod ni Gina. Excuse me, pero oras na ng trabaho. Siguro naman, pwede ko na siyang dalhin. Singit ni Mayor sa kanila, kaya nakaisip naman agad ng ideya si Gina kung paano takasan si Chris. Sige Chris, alis na kami. Pumunta ka muna rito. Putol ni Chris kay Gina na ngayon ay nakatayo na. Nagtataka man ay lumapit si Gina kay Chris. Ngunit sa paglapit niya ay hindi niya inaasahan ang ginawa ni Chris. Hinila kasi siya nito gamit ang kamay at hinawakan ang balikat dahilan para mapalapit ang mukha nila sa isa't isa. Natatakpan ng buhok ni Gina ang mukha nila. Kinakabahan si Gina sa susunod na gagawin ni Chris. Lalayo na sana siya nang biglang hinawakan ni Chris ang kanyang kamay at kinuha ang pregnancy test. Ako na ang hahawak. Baka makita niya pa. Bulong ni Chris kasabay ng pagtanggal nito sa pagkakahawak sa balikat ni Gina. Nakahinga ng maluwag si Gina. Akala kasi niya kung ano ang gagawin ni Chris. Hindi na sumagot pa si Gina at lumingon lang kay Mayor na ngayon ay madilim ang aura habang nakakuyom ang kamao. Really, Gina? Inahayaan mo talaga siyang halikan ka sa publiko? Sarkastikong tanong pa ni Mayor nang makapasok sila sa opisina. Agad namang napakunot ang noo ni Gina. Ha? Sino bang kahalikan ko? Mayor, katabi kita kanina tapos sasabihin mong may kahalikan ako? May sakit ba yung mata mo? Hindi ako nagbibiro, Gina. Yung Chris na yon, bakit mo siya hinayaan na halikan ka? Seryosong tanong nito kaya napalunok si Gina. Kung ikukumpara ang dalawa, mas nakakatakot pa si Mayor dahil mas mariin at mas nakakatakot itong tignan kapag magagalit. Napasapo si Gina sa kanyang noo at umupo. Mayor, hindi kami naghalikan, okay? May binulong lang siya sa akin. Paliwanag ni Gina. Tila hindi na kontento si Mayor at mas lalo pang nasira ang mukha. Bulong? May bulong ba na ganun kalapit? And your hair is blocking. Hindi ko kayo nakita. Dapat, pagupitan mo na yan. Puna ni Mayor at mas lalong lumapit sa direksyon ni Gina. Sige po, gugupitan ko po bukas. Sang-ayon ni Gina para matapos na ang usapan. Akala niya ay aalis na si Mayor. Ngunit nagulat lamang siya sa sunod na ginawa nito. Ginaya kasi nito kung ano ang ginawa ni Chris. Ang kaibahan lang ay na-corner siya sa upuan habang isang pulgada na lamang ang pagitan nila sa kanilang mukha. Mayor? Halos bulong na saad ni Gina. Hindi alam kung ano ang gagawin. Batid niyang rinig ni Mayor ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Tell me, Gina, tumitibok din ba ng ganito ang puso mo kanina dahil sa ginagawa niya? Tanong ni Mayor. Tumango si Gina. Totoo naman kasing bumilis ang tibok ng puso niya kanina at dahil iyon, sakaba. Ngayon, ibang-iba ang nararamdaman niya. Hindi niya maipahiwatig kung ano. Rinig ni Gina ang mahinang mura nito at mas lalong inilapit ang mukha. Kaya naman, napalunok si Gina. Gulat na gulat sa bigla ang paghalik sa kanya ni Mayor. Now tell me, sinong magaling humalik? Ako o siya? Mariin na tanong nito. Ilang sandali na hindi nakaimik si Gina. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi naman niya nahalikan si Chris, kaya hindi niya alam. At kung aksidente man silang maghalikan, paniguradong masusuka lang siya dahil magpinsan sila. Ikaw? Nauutal na sagot ni Gina. Lumayo ng kaunti si Mayor. Nakita niya ang ngisi ni Mayor sa labi, kaya palihim na napabuga ng hangin si Gina. Buti naman,
May lakad ako ngayon sa kabilang lungsod. Gusto sana kitang dalhin doon pero maraming lalaki, kaya huwag na lang. Puna ni Mayor at mabilis na inayos ang kanyang gamit at nagsuot ng coat. Tulala naman si Gina habang nanunood sa pinagagawa ni Mayor. Lock the door. Huwag kang magpapapasok ng iba. Bili nito. Bago pa lumabas si Mayor, ay muli siyang lumingon kay Gina. By the way, bagay pala sa iyo ang upuan ko. Ikaw muna ang uupo dyan. Mukhang ikaw naman ang magiging asawa ko sa hinaharap. Saad ni Mayor at kumindat pa bago lumabas. Nalaglag naman ang kanyang panga sa biglang pagbago ng ekspresyon ni Mayor. At nang mapagtanto ni Gina na upuan nga ni Mayor ay napahilamos siya ng palad. Kaya pala malambot ito at magaan sa pakiramdam ang amoy. Nang mag-uwian, hindi na nakita pa uli si Mayor at Gina. Hindi pa kasi bumabalik si Mayor mula sa kabilang lungsod. Kagaya ng inaasahan ni Gina, nasa kanto pa lamang siya ay inaabangan na siya ni Chris. Mukha pang snatcher dahil naka-jacket na itim na abot hanggang ilong ang hood. Kanina ka pa? Bungad ni Gina kay Chris. Hindi naman. Saan mo gusto mag-usap? Pag-iiba nito ng usapan. Napabuntong hininga si Gina. Wala na talaga siyang kawala kapag si Chris ay makakaalam. Sa parke. Tahimik na naglakad ang dalawa sa parke. Nabigla pa si Gina dahil sa biglang paglagay ni Chris sa kanya ng jacket na pink. Habang nakaupo sa kahoy na upuan, nakatingala ang dalawa sa langit. Hindi ka pa ba handa? Pambabasag ni Chris sa katahimikan. Bumuntong hininga si Gina. Hindi ko alam. 24 naman ako. Matured. Pero parang may kulang. So, anong balak mo? Kapag malalaman nila ang kalagayan mo, papagalitan ka nila. Ramdam ni Gina ang pagtingin sa kanya ni Chris. Plano kong sabihin sa kanya ang totoo. Naghihintay lang naman ako ng tamang oras. Sa ngayon kasi, pareho kaming busy. Ayaw ko siyang abalahin. Sinabi naman niya sa akin na handa siyang maghintay. Si Mayor, siya ang ama, diba? Isang pilit na ngiti ang pinakita ni Gina. Oo, pero pareho naman naming hindi sinasadya ang nangyari. Hindi sinasadya? Ano yun? Pareho kayong walang malay habang ginagawa yun? Nagpapatawa ka ba, Gina? Mariin na tanong nito. One night stand ang nangyari, Chris. Pareho kaming lasing at pareho naming hindi ginusto. Mahinaho na po na ni Gina. Wow! At sinabi niya na handa siyang maghintay sa'yo. Then, that means na sinadya niya talaga para mapasakan niya ka. Hindi mo ba naiisip ang sitwasyon, Gina? Kung talagang hindi niya iyon sinadya, then he would probably leave you behind. At hindi niya ginawa dahil mabuti siyang tao, Chris. Bakit mo ba siya ikukumpara sa iba? Hindi ka ba masaya na pananagutan niya ako kahit hindi naman namin ginusto ang nangyari? Kita mo naman siguro, he never forced me. Hindi niya ako sinaktan, Chris. Hindi niya mapigilang sigaw. Totoo naman kasi, simula nang nagtrabaho siya bilang sekretarya nito, ay never siya nitong pinagbuhatan o pinahiya sa mga staff. He even kept the unforgettable night that they shared. Napabuntong hininga si Chris at ganoon din si Gina. I'm sorry. Hindi ko lang kasi kayang marinig na manghuhusga ka kagad ng ibang tao kahit hindi mo pa gaanong kilala. Mahinang paliwanag ni Gina at iniwasan ang tingin sa kanya ni Chris. Sorry rin, hindi ko lang kasi matanggap na hindi kita nabantayan ng maayos. Tumingin si Gina sa kanya at isang maliit na ngiti ang binitawan. Chris, malaki na ako. Hindi mo na ako kailangang bantayan pa. Sa susunod na buwan, luluwas ako ng Maynila para sabihin sa kanila ang lahat. Huwag kang mag-alala, walang mapapagalitan sa ating dalawa. Ngumiti sa kanya si Chris. May baby ka nang paparating. Huwag kang magpa-stress, ha? Sabihin mo na agad kay Mayor ang lahat para mabantayan ka niya ng maayos. Kasi ako, oras na siguro para ligawan ko na rin ang babaeng gusto ko. Yee! Talaga? Pwede ko bang malaman kung sino ang unlucky girl na yan? Asar ni Gina kay Chris at sinusundot-sundot pa ang gilid nito. Grabe ka naman sa maka-unlucky girl, parang hindi mo ako pinsan ah. Saad nito at sumimangot pa. Napatawa si Gina at tumayo. Thank you, Chris. You're the best cousin in the world. Saad ni Gina at binuksan ang kamay na parang naghihintay ng yakap. Ngumiti si Chris at tumayo pagkatapos ay niyakap si Gina. Just don't get yourself into trouble, Gina. Kapag may problema ka, palagi mong tandaan na nandito lang ako sa tabi mo.
bulong nito habang hinahaplos ang buhok ni Gina. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay sabay na umuwi ang dalawa. Kinabukasan ay nagsusuka na naman si Gina. Umagang umaga pero gusto na niyang kumain ng mangga. Hindi niya alam, ngunit naiyak na lamang siya dahil gusto niyang kumain. Sakto namang pumasok si Chris. Hey, bakit ka umiiyak? Alam na ba niya? Ayaw na ba niya na panagutan ka? Susulungin ko na ba? Sunod-sunod na tanong ni Chris, dahilan para mabatukan siya ni Gina. Ang dami mong sinasabi, nakakairita na. Gusto ko lang naman kumain ng mangga. Napailing si Chris at napabuntong hininga. Nagsisimula ka ng maglihi. Siguro, oras na talaga para malaman niya. Para naman siya na ang bibili sa lahat ng gusto mo. Pero ngayon, ako muna habang wala pa siya. Saad nito at mabilis na lumabas. Wala sa mood si Gina na pumasok sa trabaho kaya muli siyang humiga habang hinihintay ang kanyang mangga. Here, kaunti lang yan dahil maaga pa. Supposedly, kakain ka muna ng kanin pero dahil mukhang naglilihi ka na talaga kaya kumain ka na lang dyan. Saad ni Chris at walang pasabi na umalis. Nagkibit-balikat na lamang si Gina. Ready naman ang mangga na binili ni Chris kaya nilatakan na lamang niya ito. Pagkatapos kumain ng mangga ay tsaka lang siya nabuhayan. Agad siyang naligo at tinungo ang opisina. Alam niyang late na siya ng oras na iyon, ngunit pumasok pa rin siya. Late ka. Bungad ng mayor kay Gina. Ngunit hindi lamang ito pinansin ni Gina. Hindi niya alam, ngunit parang wala sa mood niya ang magsalita. Tumataas din ang dugo niya sa tuwing naririnig niya ang boses ni Mayor. Gina, bakit ngayon ka lang? Mahinahon na tanong ni Mayor kay Gina. Mayor, pwede bang tumahimik ka muna? Kakarating ko lang at iyan agad ang ibubungad mo? Alam mo, nakakarindi ang boses mo. Walang filter na saad ni Gina at inikutan pa ng mata si Mayor. Napataas ang kilay ni Mayor habang si Gina ay wala namang pake sa ekspresyon ni Mayor. Gina, are you preg... Diyos ko, Mayor! Hindi ka ba nakakaintindi ng salitang tumahimik? Daming tanong, nakakainis na. Putol ni Gina sa sasabihin sana ni Mayor. Isang mapaglarong ngiti ang gumuhit sa labi ni Mayor. Tila may ideya na siya kung bakit nagkakaganon si Gina. Okay, sabihin mo na lang kung may gusto ka. I want strawberry with mayonnaise. Putol sa kanya ni Gina. Napailing si Mayor. Batid niya na tama nga ang hinala niya. Batid niyang buntis si Gina at siya ang ama. Okay, just a minute, wife. Natatawang saad ni Mayor. Hindi mapigilan ang tuwa. Imbis na mainis si Gina sa pagtawag sa kanya ng wife, ay namula lamang siya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang sumasayaw ang puso niya nang marinig iyon. Bago sa kanyang pandinig at magandang pakinggan. Ilang minuto pa ay dumating ang request ni Gina. Inutusan ni Mayor ang empleyado niya na ilatag sa mesa niya ang strawberry ngunit pagbukas pa lamang ng empleyado ay sumama na agad ang mukha ni Gina. Ano ba yan? Strawberry ba yan? Bakit pink? Ayoko niyan, gusto ko ng blue. Reklamo pa ni Gina dahilan para malaglag ang panga ng empleyado. Ma'am, wala pong strawberry na blue. Ikaw ba kinakausap ko, ha? Alis na nga, sakit niyo sa mata. Putol ni Gina sa sinasabi ng empleyado. Sumenya si Mayor sa mga empleyado na lumabas muna. Agad naman silang sumunod kaya ang nagtatampong si Gina ay kanyang binalingan. Gusto mo ba talaga ng strawberry na blue? Mahinahon na tanong ni Mayor kay Gina. Tumango lamang si Gina habang nakalabi. Okay, bibilhan kita. Kaya mo bang maghintay uli ng ilang minuto? Tumango si Gina bilang sagot. Lihim namang napabuga ng hangin si Mayor. Alam niyang malabong makakahanap sila ng strawberry na blue. Hindi nga niya alam kung nage-exist ba yon. Ilang sandali pa ay nakarating na ang request ni Mayor. Tuwang-tuwa naman si Gina habang kumakain kaya hindi napansin ni Mayor na nakangiti na rin pala siya habang nakatitig kay Gina. Lumipas ang mga araw, panaykain lang si Gina sa opisina habang si Mayor naman ang halos gumagawa sa mga papeles. Ngayon nga ay nakatulog si Gina sa kanyang upuan. Malapit na ang uwian kaya ginising na siya ni Mayor. Gina, malapit na ang oras. Gising nito kay Gina. Mabilis na napamulat si Gina at nagunat. Pasensya ka na, Mayor, ha?
Medyo puyat kasi ako nitong mga nakaraang araw. Pagsisinungaling pa ni Gina kahit pa ang totoo ay hindi naman dahil parte lang ito sa simptomas ng pagdadalang tao. Mabilis na napakunot ang noo ni Mayor. Puyat, ano bang pinagkakabalahan mo? Dapat matulog ka na ng maaga, Gina. Okay lang naman sa akin na matulog ka rito. Pero dapat, matulog ka rin ng tamang oras tuwing gabi. Baka mapano pa ang katawan mo. Palusot ni Mayor na muntik ng madulas ang bibig. Matagal nang alam ni Mayor, naghihintay lang siya ng tiyempo na sabihin sa kanya ni Gina. Habang si Gina naman ay ganon din. Opo, Mayor. Nga pala, anong oras ka aalis, Mayor? Tanong ni Gina habang inaayos na ang kanyang gamit. Ngayon na, ihahatid kita. Po, wala ka bang lakad? Mayiga mamaya, you should go. Saad ni Gina kay Mayor at sinarado ang bag. Pinagtatabuyan mo ba ako? Hindi naman, Mayor. Pero, di ba, imbitado ka naman? Oo, pero hindi muna siguro ako pupunta. Kailangan ko ng lakas para bukas. Puna nito na ikinataas ng kilay ni Gina. Bukas? Saan ka pala pupunta? Hiking? Hula pa ni Gina. No, dito lang sa opisina. Napatango lamang si Gina sa sagot ni Mayor at hindi na nagtanong pa. Nag-alok uli si Mayor na ihatid si Gina ngunit tinanggihan lamang ito ni Gina. Pagkarating ni Gina sa kanilang bahay ay pormado na ang dalawa niyang pinsan. Nakadyal ang buhok at nagpabango pa ng matapang. San lakad niyo? Bungad na tanong ni Gina sa dalawa at nagmano sa ina't ama ng kanyang pinsan kung saan kasalukuyan siyang naninirahan. Ngumisi si Cross. Sa kabilang barangay, may liga, kaya pupunta kami. Nang nakapantalon at polo? Anong pupuntahan niyo ron? Taas kilay na puna ni Gina dahilan para mapahalakhak ang ina't ama ng kanyang pinsan. Napasimangot si Cross. Ngunit si Chris ay napailing lang. Sa kanilang dalawa ay mas formal kasi ang damit ni Cross. Hindi kagaya ng kay Chris na simpleng short at t-shirt lang ang suot. Grabe ka naman, maghahanap lang ng babae. Baka malay mo, mahahanap ko na ang the one ko roon. Dramatikong puna ni Cross, kaya napailing na lamang si Gina. Hi, ewan ko sa'yo, ang baduy mo. Nagpaalam si Gina sa kanyang tita at tito na gumayak na. Pagdating niya sa kwarto ay agad siyang humiga. Ilang minuto pa ay dinalaw siya ng antok. Isang oras ang nakalipas. Malapit na mag-alas 7 nang magising si Gina dahil sa pagising sa kanya ni Cross. Gina, hindi ka sasama? May mga lalaki ron. Ayan niya dito na hindi naman pinansin ni Gina at nagtalokbong lamang ng kumot. Hayaan mo na, pagod yan kaya huwag na nating distorbohin. Saway ni Chris sa kanyang kapatid. Hindi sumuko si Cross, bagkos tumingin uli siya kay Gina at ngumisi. Maraming pagkain doon. Paniguradong may masasarap dahil may mga dayo. Yung bestseller na bagoong with mangga, oo na. Ito na nga, babangon na. Masiglang saad ni Gina at mabilis na tumayo. Nagpantik ang tenga niya dahil sa sinabi ni Cross na mangga na may bagoong. Agad na napangisi si Cross habang si Chris naman ay nag-aalala naman na tumingin kay Gina. Hindi niya maiwasang kabahan sapagkat nagdadalang tao si Gina. Bawal mahamugan at mas bawal sa maraming tao. Gina, magstay ka lang rito. Ako na bibili para sa'yo. Suhestyon ni Chris dahilan para tignan siya ng masama ng kanyang kapatid. Wag! Sumama ka lang Gina para ikaw ang mamili. Baka bulok pa ang makuha ni Kuya. Segunda naman ni Cross, hindi na nagbago pa ang isip ni Gina. Sumama nga siya sa dalawa niyang pinsan habang sabay si Cross at Gina sa paglalakad, nakasunod naman sa kanila si Chris. Suot lamang ni Gina ang simple t-shirt at jacket na katulad din ng kay Chris. Iba nga lang ang kulay dahil itim ang kay Chris, gray ang sa kanya. Siyempre, hindi siya hinayaan ni Chris na lumalabas ng nakashort kaya pajama ang sinuot ni Gina. Gina, nag-start na pala! Bili muna tayo ng pagkain. Sige, anong sayo? Libre mo na ha, ikaw ang nag-aya eh. Aangal sana si Cross, ngunit kumuha na si Gina ng 3 piraso ng mangga na nakabalot sa plastic. Kaya naman, ang tanging nagawa lamang ni Cross ay ang pagkamot sa batok. Pagkatapos mumili, ay pumunta na sila sa bench. Umupo silang 3 at pinagitnaan si Gina. Si Chris ay humahawak sa pagkain ni Gina. Bakit ang bata naman ng mga player?
Nayayamot na tanong ni Cross habang sumusubo ng chicharon. Ewan, akala ko pa naman mga matured na. Wait, teka, that guy, pamilyar siya sa akin. Napatingin si Gina sa tinuro ni Cross. Nalaglag lamang ang panga niya nang makita si Bayor na kararating lang. Mukhang may hinahanap dahil nililibot ang paningin sa buong gym. Mayor? Halos bulong na saad ni Gina. Tama, siya pala yung mayor. Ang galing, bata niya pang tignan. Puna ni Cross. Nang akmang titingin si Mayor sa gawin nila, ay mabilis na humarap si Gina sa kay Chris na parabang nagtatago. Takot na makita si Mayor kahit wala naman siyang kasalanan. Nakita ka niya. Papunta na siya rito. Bulong ni Chris dahilan para mapalunok si Gina. Umayos ng upo si Gina at peke na umubo. Umakto na parang hindi niya nakikita ang bulto ni Mayor na paparating sa gawin niya. Biglang tumili si Gina nang may isang player na nakashoot. Hindi naman niya kilala pero nagkunwari lamang siya na may alam. Kaya naman, napatingin si Cross kay Gina habang nakataas ang kilay. Gaga! Kalaban yun ng barangay natin! Bakit ka tumili? Taas kilay na tanong ni Cross. Napahiya naman si Gina. Napakamot siya sa batok. Ah, ganun ba? Sorry naman, ang galing kasing mag-shoot. Saan ni Gina? Nasakto namang narinig ni Mayor na ngayon ay nasa harapan na ni Gina nakatingin sa kanya. Nahaharangan tuloy nito ang naglalaro kaya walang nagawa si Gina kundi ang tumingin kay Mayor. Oy, Mayor! Nandito ka pala! Bati ni Gina at kunwari pang nagulat. Bahagyang tumaas ang kilay ni Mayor. Balik na naman sa pagsukatan ng tingin ang dalawa, si Chris at Mayor. Unang umiwas si Mayor at tumingin kay Gina. Sinabi ko sa'yo na matulog ka ng maaga, diba? Bakit ka pa nandito? Nagpupuyat ka na naman. Parang bata na sermon ni Mayor kay Gina na ikinataka ni Cross. Ah, pasintabi po Mayor ah. Pero depende naman siguro yun kay Gina kung matutulog siya ng maaga o hindi. Di porke sekretarya mo siya, eh pwede mo na siyang utos-utusan ng ganyan. Kontra pa ni Cross na ikinataas ng kilay ni Mayor. Who are you? Wow! Hindi mo ako kilala. Ako lang naman ang pinsan niya at ang katabi ni Gina ay kapatid ko. Now, sino ka naman? I'm her husband. Soon to be husband. Pagkaklaro ni Mayor dahilan para malaglag ang panga ni Cross at Gina. Habang si Chris ay parang wala lang. Anong pinagsasabi mo dyan, Mayor? May mga tao sa likod, baka marinig nila. Mabilis na puna ni Gina at hinila si Mayor palayo at pumunta sa gilid kung saan malayo sa tao. Blanco na tumingin si Mayor sa mata ni Gina. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Pananagutan kita. Alam kong buntis ka, nung nakarang linggo pa. Kalmadong saad nito na ikinagulat ni Gina. Ano? Paano mo nalaman? Naguguluhan na tanong ni Gina. Ugali mo, bigla ka nalang nagbago, panaykain ng mangga at palaging inaantok. Paliwanag ni Mayor. Napabuntong hininga si Gina. I'm sorry. Hindi ko kaagad sinabi sa'yo dahil baka magbago ang isip mo. Parehong mali natin kaya akala ko hindi mo matatanggap. Paliwanag ni Gina at napayuko. Inangat ni Mayor ang mukha ni Gina gamit ang kamay nito. Nang magtama ang tingin nila, ay dahan-dahan na napahawak si Mayor sa mukha ni Gina. Habang sinusuri ang bawat sulok ng mata ni Gina. Gina, aminado akong may mali rin ako. Pero sa lahat ng mali na nagawa ko, ito lang ang nagustuhan ko. You gave me strength. Nitong mga nakarang araw, makita lang kita, ayos na ako. Kahit pagod na pagod ako, basta makita kitang nakangiti, napapawi agad ang pagod ko. Alam kong corny pakinggan pero totoo, aaminin ko, gusto na kita. Halos bulong na saad ni Mayor at pinagdikit ang noon nila. Hindi mapigilan ni Gina na mapaluha. Sa lahat ng tao na nakilala niya, Mayor Mark Logroño is different. He's the real definition of green flag. Mabait, maunawain, hindi nananakit, hindi namumwersa at higit sa lahat, mapagmahal. Sa likod ng mga strikto nitong mukha, hindi mo aakalain na malambot pala ang puso nito. Shh! Don't cry. Kung hindi ka pa handa, kaya ko namang maghintay. Pagpapakalma pa ni Mayor at hinagod ang likod ni Gina. Mas lalong lumakas ang iyak ni Gina.
imbis na saliga ang tingin ng mga manonood na sa kanila napunta, maging ang mga referee at player. Niwala silang kaalam-alam na pinagtitinginan sila dahil focus sa isa't isa ang dalawa. Hindi ako handa kaya ako umiiyak. I'm just thinking kung deserve ba ako sa'yo. You're so good. Ang bait-bait mo. Bulong ni Gina. Tuluyan na siyang niyakap ni Mayor habang hinahaplos ang likod. Of course, we deserve each other, Gina. Look, kaya nga may baby tayo. Now we are destined to be together forever. Pampagaan ng loob ni Mayor kay Gina kaya naman napatawa ng mahina si Gina. Ang corny mo. Puna ni Gina at mahinang sinampal si Mayor sa dibdib. Kaya naman napangiti si Mayor. Alam ko. Kaya maaaring mo ba akong pakasalan, please? Gusto na kitang bakuran. Gusto kong araw-araw kitang nakikita at nahahawakan. Gulat man ay napatango si Gina. Napahalik naman si Mayor kay Gina dahil sa sobrang tuwa. Thank you, wife. Kumalas sa yakap ang dalawa sa isa't isa. Unang bumungad agad sa kanila ang tilian ng mga manonood kaya naman nahihiyang napatungo si Gina at siniksik ang sarili kay Mayor. Guys, my wife is a little bit shy, kaya pasensya na. Dadaan muna kami. Ihahatid ko muna ang asawa ko. Puna ni Mayor dahilan para mapakagat labi si Gina. Ang pinsa naman ni Gina ay hindi na umangal pa dahil kita naman nila na gusto nga ng dalawa ang isa't isa. Nang pauwi na sila ay nakatulog na si Gina sa kotse. Kaya naman, napailing na lamang si Mayor. You're an angel, Gina. Anghel na gumagabay sa akin simula nang ikaw ang aking naging sekretarya. Ngayon, dalawa na kayong anghel ko. Kaya mas lalo kong pagbubutihan para sa inyo. Saad ni Mayor habang nakatingin kay Gina na natutulog. Kinabukasan ay agad na kumalat ang balita. Kaya naman pagkalabas ni Gina mula sa kanyang kwarto ay tanong agad ng kanyang tita ang bumungad sa kanya. Lakas loob naman na inamin ni Gina ang lahat. Imbis na magalit ang tito at tita niya ay natuwa lamang sila. Boto rin naman sila kay Mayor dahil mabait daw. Hindi man nakapagpaalam ay napagdesisyon na ni Gina na lumuwas ng Maynila para kausapin ang kanyang mga magulang. Pinayuhan pa siya ng kanyang pinsan na magpaalam muna kay Mayor pero hindi niya ito ginawa. Bukod kasi sa wala siyang load, ay kasya lang din ang pera na naipon ni Gina pa uwi sa Maynila. Makalipas ng ilang oras ay agad na nakarating si Gina sa Maynila. Bumungad agad sa kanya ang mauusok na daan at mga palaboy-laboy sa daan. Hindi na nagtagal pa si Gina at agad na sumakay papunta sa bahay nila. Pagkarating niya ay tahimik ang paligid. Ang mga damo sa labas ay mataas na at halatang hindi man lang nililinisan. Kumatok si Gina ng tatlong beses at agad namang binuksan ang pinto. Nagulat pa ang ina at ama niya nang makita siya. Anak! Hiyaw ng kanyang ama at ina at mabilis siyang niyakap. Napangiti naman si Gina. Isang mahigpit na yakap ang binitawan niya sa kanyang ama at ina. Anak, bakit hindi mo naman sinabi na pupunta ka ngayon? Hindi tuloy kami nakapaghanda. Kamusta ka na, anak? Pasensya ka na kung hindi tayo masyadong nagkakausap nitong mga nakaraang araw, ha? Busy kasi kami ng papa mo sa farm. Paliwanag ng ina habang inaalalayan si Gina sa pag-upo. Okay lang ako, ma. Kayo, kamusta kayo, ma? Pa, nasaan si Jake? Tanong ni Gina nang mapansin na wala si Jake. Nasa paaralan, anak. Miyerkules ngayon kaya may klase. Paliwanag ng kanyang ina. Nagtagal ng halos 2 oras ang kamustahan nila hanggang sa inutusan muna siya ng kanyang ina na matulog dahil galing pa sa biyahe. At dahil inaantok naman si Gina ay agad niya itong sinunod. Napagpasyahan niya na sa susunod na araw na lamang niya sasabihin sa kanyang ina. Pagkagising ni Gina ay unang ginawa niya ay maglinis sa buong bahay. Maging sa labas ay kanya ring nilinis. Kaya naman tuwang-tuwa ang kanyang ina. Matapos maglinis ay nag-aya siya na gumala sa plaza. Kaya naman nang makarating mula sa eskwelahan ng kapatid niyang si Jake ay diretso gala na sila sa plaza. Unang ginawa nila ay kumain ng kung ano-ano. Kaya naman pag-uwi nila ay agad silang nakatulog. Kinabukasan, maagang gumising si Gina para lutuan ang kanyang pamilya.
Ilang sandali pa ay nagising na din ang kanyang ina. Matapos magluto ay hinanda na nila ang hapag. Naligo muna si Gina bago tinawag ang kanyang ama at kapatid. Habang nasa hapag, asara naman ang kanilang pulutan. Kailan ka raw ba magkaka-boyfriend, ate? Gusto na ni mama ng bata. Gusto ko na rin po ng pamangkin para hindi na ako binibaby nila. Nakangusong saan ni Jay kaya naman napatawa sila. Ngumiti si Gina. Wala akong boyfriend pero may fiancé ako, ma. Buntis ako. Pag-amin ni Gina. Sandaling namayani ang katahimikan. Napatingin si Gina sa pamilya niya na ngayon ay laglag ang panga. Seryoso? Tanong ni Jake. Kagatlabi na tumango si Gina at tumingin sa kanya ang kanyang ama at ina. I'm sorry pa, ma, kung nilihim ko sa inyo. Natakot kasi ako. Sorry kung naging duwag ako. Hindi alam ni Gina kung ano pa ang sasabihin lalo na nang makita niya ang pagpalita ng tingin ng kanyang ama at ina. Ilang sandali pa ay may kumatok kaya nagpaalam ang ina ni Gina na aalis muna para buksan ang pinto. Sino ang ama, Gina? Tanong ng kanyang ama. Hindi naman ito galit, ngunit blanco lamang ang ekspresyon. Bago pa makasagot si Gina, ay pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Good morning po. Ito po ba ang bahay ni Gina labas nun? Mabilis na nalaglag ang panga ni Gina, lalo na nang masilip niya kung sino ang nagtanong. Oo, pumasok ka, iho. Ano palang pakay mo? Sundan mo ko, nandito siya sa hapagkainan. Sagot ng kanyang ina. Siya ang ama pa. Bulong na saad ni Gina habang nakatingin kay Mayor na nakasunod sa kanyang ina. Gina, may bisita ka. Kumuha ka ng plato. Pakainin mo muna. Saad ng kanyang ina na agad namang sinunod ni Gina. Iho, ano palang pakay mo? Tanong ng ama ni Gina kahit pa may hint na ito kung ano ang pakay ni Mayor. Gusto ko lang pong pasiguradong okay si Gina, sir. He left me without permission kaya nag-aalala ako baka mapano siya. Napatigil si Gina at napakagat ng labi. Aaminin niya na kinikilig siya sa naging puna ni Mayor. Nga pala, sino ka ba, iho? Singit na tanong ng kanyang ina. Imbis na si Mayor ang sumagot, ay nauna na si Gina. Siya po ang mayor sa lugar namin kung saan nakatira sila tita ma. At sa kanya rin po ako nagtatrabaho. At ako rin po ang future husband ng anak niyo po, if papayagan niyo po kami. Putol ni Mayor kay Gina dahil nahahalata ni Mayor na ayaw sabihin ni Gina ang totoo. Ano? Ikaw ang ama ng batang dinadala ni Gina? Gulat na tanong ng ina ni Gina. Tumango si Mayor at ngumiti. Opo, tita. Magalang na sagot nito. Binigyan ni Gina si Mayor ng plato at nilagyan ng kanin at ulam. Nagpasalamat naman si Mayor kaya nginitian siya ni Gina. Iho, alam namin na mayor ka, pero hindi mo naman siguro dinaan sa dahas ang anak ko, di ba? Tanong ng ama ni Gina. Mabilis na umiling si Mayor. Hindi po. Sa katunayan po, hinihintay ko po lamang ang tamang araw sa kasal namin ni Gina. Hinihintay ko lamang po kung kailan siya handa. Paliwanag ni Mayor. Napatango ang ina at ama. Maging ang kapatid ni Gina na si Jake ay tahimik lamang na nakikinig. Tila ina-analyze ang mga pangyayari. Gina, anak, handa na siyang pakasalan ka. Anong plano mo? Kailan mo ba balak magpakasal? Tanong ng ama ni Gina. Uminom ng tubig si Gina bago sumagot. Hindi ko rin po alam, Papa. How about bukas? Handa ka ba, iho? Mabilis na napatango si Mayor habang si Gina ay nabilaukan. Panaman, bukas agad? Pinipresyo mo naman yung tao? Nakasimangot na saad ni Gina. Eh anong gusto mo? Sa susunod na taon? Sarkastikong tanong pa ng kanyang ama kaya napalabi na lamang siya. Wala silang ibang pinag-uusapan kundi ang araw ng kasal ni Mayor at Gina. At napagpasyahan naman ng dalawa na bukas na lamang dahil handa naman si Mayor. Kung ang venue ang pag-uusapan, may kaibigan naman siya sa Maynila na nagmamay-ari ng hotel kaya pwede kung doon gaganapin ang kainan. Matapos kumain, ay diretso na sa kwarto ang dalawa. Magkatabi ang dalawa pero nakatalikod sa isa't isa. Bakit hindi mo sinabi na aalis ka? Wala akong load. Gina naman. Totoo naman talaga. Kasya na nga lang yung pera ko pa uwi rito.
Yung natira, pinanggana namin kahapon. Paliwanag ni Gina. Napabuntong hininga si Mayor at humarap sa pwesto ni Gina. Okay, just don't leave without my permission. Baka mapano ka pa. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kapag may mangyari sa'yo. Baka sa boses nito ang pag-aalala kaya hindi mapigilan ni Gina na mapangiti. Yes, Mayor. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalawa. Marami ring mga tauhan ni Mayor na dumating. May mga designer at makeup artist din. Tuwang-tuwa naman ang pamilya ni Gina dahil unang beses nilang maayusan ng isang sikat na makeup artist. Nang nasa simbahan na si Gina ay walang kalalagyan ang puso niya dahil sa sobrang kaba. Hindi siya makapaniwala na talagang magpapakasal na siya. Habang sila ay nasa aisle pa, tanaw na ni Gina ang nakangiting si Mayor. Ramdam niyang kinakabahan ito dahil pansin niya ang pabalik-balik nitong pagpunas ng pawis sa kamay. Habang palapit ng palapit, pabilis ng pabilis naman ang pagtibok ng puso ni Gina. Kulang na lang ay sumapog sa sobrang bilis, lalo na nang ibigay ng ama niya ang kanyang kamay kay Mayor. May kahabaan ang seremonya, ngunit ni isa ay walang pumasok sa isip ni Gina. Ang tanging nasa isip niya lamang ay ang pagkakatali niya kay Mayor. You may now kiss the bride. Dahil sa sinabi ng pari ay namula si Gina, lalo na nang unti-unting nilapit ni Mayor ang kanyang mukha kay Gina. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Gina ang sinasabi nila na panandali ang pagbagal ng ikot ng oras. Tila sa simbahan ay parang sila lang dalawa at ang boses ng mga bisitang naghihiyawan ay humihina. You look beautiful. Bulong ni Mayor at hinaplos ang maamong mukha ni Gina. Gusto rin sanang sabihin ni Gina kung gaano kagwapo ang kanyang groom, ngunit nahalikan na siya nito sa labi. Hindi naman malalim at smack lang. Matapos ang halikan ay nagpalakpakan ang lahat. Tila hindi maproseso ni Gina ang lahat ng nangyari, kaya kahit tapos na ang misa ay lutang pa rin siya. Parang may electricity na dumaloy sa katawan ni Gina nang hawak ni Mayor ang kanyang bewang. Inayos pa nito ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang mukha. You're quiet. Hindi ka ba masaya? Bulong nito na nakatitig kay Gina. Marahan na umiling si Gina. Hindi. Hindi ko lang masyadong na-process. Hindi ako makapaniwala na kasal na ako at sa taong mahal ko pa. Mayor lang naman kita noon pero ngayon, asawa. Mahinhin na saad ni Gina at ngumiti. Hinalikan ni Mayor ang ilong ni Gina at hinawakan ang mukha. You're the best mistake na dumating sa buhay ko, Gina. Ang saya ko. Pangarap ko lang to noon, pero natupad na ngayon. Gina, mahal kita. Mahal na mahal. Napaiyak si Gina sa tuwa. Mahal na mahal din kita, Mark. Salamat dahil tinanggap mo ako bilang sekretarya mo. Dahil kung hindi, baka nasa maling tao ako ngayon. Napatawa si Mayor sa naging puna ni Gina. Thank you rin sa pagiging sekretary mo. Bagay ka pala talaga sa upuan ko. Hirit ni Mayor at kumindat pa. I love you, Mrs. Logroño. I love you too, Mayor. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday Series. At dahil dyan, shout out to Marina Verside ng Negros Occidental, Bernie Mamak from Mandaue City, Cebu, Jocelyn Galivo Molo from Rosario, Cavite, Regelyn Dermido of Cabuyo, Laguna. Hello din to Abigail Torayno from Davao City, Aldrin Solmeron from Davao del Norte, Angie Puno from Dubai, UAE, at shoutout din to Rodelyn Mangharal from Saudi Arabia, Riyadh, Juana Caballero from San Jose, Batangas, Nanita Nolasco from Santo Domingo, Ilocos Sur, Lani Ramos from Hong Kong, at Andrea Sarmiento from Pandacan, Manila. Hanggang sa muli po, ingat!